Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collection for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collection of your energy at this time. Mother, you're affectionate, loving, heartwarming, mapagmahal, katulad ng isang ina, no? Umari, nanay ka na. You're stable with the number 4, secured. Like a mother. O, sinisecure mo. Yeah. You make sure na secured and safe and stable and protected. Maring protective mother ka. Kung may mga anak ka. Kung wala kang anak sa mga animals. Kung may malaga kang animals. Para bang napaka pure ng heart mo. These cards. And lalo sa mga animals to guys. Ano ba to? Para kang mother sa mga animals. Kasi mga animals naman yun nandiyan eh. Yes. Towards animals. Na para kang nanay, magulang, na you offer food, love, care, may affection ka, may habag ka, lalo sa mga animals siguro na mga nagugutom. Alam mong gutom, so pakainin mo, ganun. Hindi kagaya ng ibang tao na makita na gutom yung hayop, tadyakan pa na gumagala lang naman sa kalsada dahil naman masyal din yan sila panghulihin at hindi pa kainin sa kulungan hanggang sa mamatay. Yun naman, walang habag, walang puso. Sa hayop pa nga lang, walang puso na yun. Hindi pa kainin, kinakatay pa. Yan ang gobyerno ngayon. No? Kasi yung mga namumuno, walang puso. Kaya dapat hindi buto yung mga ganyang klase ng leader. Kasi sa hayop lang wala ng awa, pinapahuli yung mga hayop. May karapatan din yung mga hayop, magala. May karapatan din yung hayop na ano, tae lang naman yung pinaproblema nila. Kung di naman nangangagat yung hayop, yung aso, o batulihin. Tae lang naman, natural, alam mo sa tatae yan. Tamad sila magdakot ng tae. Tae lang naman yun. Walisin lang yan eh. Diba? Ikaw, may puso ka, may habag ka. Wala yung ganun, walang ganun yung iba. So, ibig sabihin sa kapwa nila tao, wala din. Kung nagpapakita man sila ng habag, awa, pakitang tao lang. Kunwari lang. Sa tao ha. E doon mo malalaman sa hayop, wala nga silang awa eh. Nakikita nila nagugutom yung hayop. Nasa kulungan, hindi nila pinapakain, wala silang pakialam. Inuli nila yun ha. Doon mo malalaman kung may puso, may habag yung isang tao. Para sa akin, hindi dapat ibuto yung mga ganong klase ng leader. Yung mga kandidato na sayop mga lang wala ng habag. Talaga pa yung cleanliness daw. Cleanliness. Tae lang ng aaso yun eh. Sa hayop pa nga naman ang awa eh. Nagugutom eh. Sa tao pa kaya? Tao din. Tingin nyo maawa? Pakitang tao lang yun. Nawa. Sa tao. Sa hayop hindi yun ang awa eh. Ang malaga sa kanya yung goal niya. Yung ambisyon niya. Yung mga ganong klase ng tao, psychopath. Walang awa eh. Di ba ano ba yung mga walang awa? Psychopath. At kadalasan sa mga psychopath nasa mataas na posisyon. Ahem.
Pero madaming pumapanig ngayon sa kasamaan. Lalo sa panahon ngayon. Ang mga tao ngayon, selfish. Madami yung selfish. Makasarili. Inggit ang pinapairan. Nainggit lang pag initan yung isang tao. Inggit lang yun ah. Nakaramdam lang ng inggit, wala namang kasalanan sa kanya. Wala namang ginawa sa kanya. Gagawa niya rin ng scheme. Oh? Di ba may mga ganyang tao? Ikaw hindi ka ganyan. Makita na. Ayan o. You offer food, drinks sa mga animals. Aso, pusa, kung ano man na animals na makita mo na nagugutom. You're affectionate towards animals. Loving, caring, like a mother. Doon mo malalaman ang mabuting tao eh. Sa panahon ngayon, ang daming pakitang tao lang. Malaga pera, mag-succeed sila. Malaga yung mga goals nila. Ang malaga ay maging famous, umaman, maging makapangyarihan sa society. Ganun. Hindi yung makatulong. Sa mga animals, sa mga inosente. Hindi ganun ang iniisip naman yan. Kundi yung sarili nilang goals. Wala siyang pakialam sa mga nahihirapan. Pero hindi naman ibig sabihin na yung tao na kaya namang maghanap buhay, kayo ang sustento. No. Sa mga animals ba? Kasi yan ang reading din naman yun. Kasi wala namang ibang tutulong sa mga animals, lalo na yung managugutom. Kundi tayong tao din. Di ba? Kurang pabain. Dami pa yan. Dami pa magkwento dyan. Parang nakagain ka ng wisdom. O patuloy ka nagigain ng wisdom. Sometimes you're hurt. Sometimes naklaruhan ka ba, no? Sa mga nalalaman mo, sa mga naobserbahan mo. Sa paligid mo. You know what is right from wrong. Mataas yung self-esteem mo. You're seductive. Confident. Natural yung confidence mo eh. Para kang sugo. Kasi meron ganito. That's why may faith ka. You're courageous. With the color blue. Lakas yung loob mo. Pag napipray ka or pag nakipag-communicate ka sa itaas, para bang naging emotional ka, ganun, kasi water to. Lakas yung loob mo, sabihin kung ano yung mga hinanain mo. At actually balance ka naman eh. And para ka medium. Ayan. Or else ay meron ka talagang puso eh. May heart dito eh.
Parang sugo to, maganto, gantong card. Sugo or chosen one, mga ganon. Yung mga pinadala. Yung mayroong mga mission, kundi man sugo, may mga mission, purpose. Ganyan. Parang binubuhusan ka ng support, galing sa itaas. And kiniklear yung chakras mo. At meron kang obligation or responsibility, which is this: to care for animals, to love animals, to show empathy and affection towards animals, and to give food, drinks towards animals. Nakita niyo, may mga animals. To show yourself kung sino ka, kasi tinanggal yung mask niya. Kung sino ka talaga, who you are. Ay, kung walang maniwala sa'yo, kung ayaw nilang maniwala sa'yo, edi huwag. Ay, hindi naman talaga yung maniniwala sa'yo. Yamayan. Kasi ang gusto nila, sila yung ganyan, kung ano man yan. Pero yung mag-feed na animals, ayaw nila yan. Ayan ang mission mo sa mundong to. To give love, affection towards animals. Siguro sa kapwa mo din tao. Pero ang tao kasi, masama eh. Masama. Talaga marami sa tao masama. Selfish. Parang, ewan ko, bakit ganun? Ang daming tao ang pinapairal inggit. Kaya nagiging evil. Para ipakita mo yung totoong ikaw. And be an inspiration. Yes. And be an inspiration na meron kang puso, habag, love, affection towards animals. And ganun na din siguro sa mga victim, sa mga kawawa ba. Pero hindi yan sila ma-inspire kasi hindi naman sila magbe-benefit eh. Yung mga taong yan. Hindi. Meron ni ilan na gagayahin yan na mag-feed ng mga animals, ganun. Meron na kusa na may awa sa animals, kagaya mo, pero marami ang walang pakialam. Ba't ayaw gawin yan? Ang gusto nila yung nag-enjoy sila, yung shopping, bumili ng mga gusto nila, yung mag-enjoy ng fame, luxury, yung happy-happy, mag-happy-happy sa buhay, mag-inom-inom, mag-shabu, mag-sugal, o diba, matoxic, hindi, ayaw nila ng hobby na ganyan na magpakain ng mga animals, yung to care and love the animals, no, ayaw nila yan. Pag makita pa nila siguro na yung tao ay kinakausap yung animals, sabi nila baliw. Pero ang totoo sila baliw. Kasi nakakaintindi yung animals. Kahit hindi man yan sila makapagsalita na yung nagsasalita ng words ng tao, sumasagot yan sila. Usapin mo, sumasagot. Yung pusa, kausapin mo, umingaw yan. Nyaw! Sagutin niyang nyaw. Ibig sabihin naiintindihan yung sinasabi mo. O pag sabihin mo baba, o di ba bumababa? O pag sabihin mo labas, lumalabas. Kasi naiintindihan nila eh. Sa paulit-ulit na kausap mo sa kanila, nasabi mo sa kanila, naka-catch up nila yun. Mas matalino pa nga tayo yung mga animals, yung mga aso at pusa sa ibang tao eh.
Masyado nilang minamaliit yung animals. Yung aso, hindi ka tatraido rin. Yung pusa, hindi ka tatraido rin. Ang tao. Ano? Maraming traidor. Madaming tao ang masama. Madaming tao ang selfish. That's why nabigat ang loob ko sa mga tao. Sa maraming tao. Kasi alam ko eh kung ano yung ugali nila. Not all. Totoo yan. Kasi mapang take advantage ang marami sa tao. Mga sinungaling. At inggit ang pinapairan. Inggit. Alam nilang inggit na yung nararamdaman nila. Talagang i-continue pa rin nila. Alam nila na mag-harm pa sila. Gusto nilang i-harm, i-ruin yung buhay ng taong pinanggitan nila. Na it will lead them into saan? Saan mapupunta yung kaluluwa ng mga yan? Alam nyo na. Kung saan? Saan ba napupunta yung evil? Doon sa humili sa lake of fire. Alam nyo na kung saan yung lake of fire. Doon. Yung mga nandun, mga evil yun. Kaya ang daming tinatamaan dito eh. Kasi mga evil yun. Mga evil. Not all. Ano naman ang... Ako, ewan ko ba bakit ang bigat ng loob ko sa mga... sa mga... kasi yung... based din sa experiences kasi. Ang tao, pwedeng maging mabait yan, maganda yung pakitungo sa'yo. Pansamantala. Kunwari lang. Madalang ang pure ang heart na tao. Madalang ang totoo. At mabuti ang kalooban na tao. Kasi karamihan ay selfish. At yung iba naman ay nadala na kasi tinatake advantage, tinataken for granted. That's why parang naging aloof. That's why naging cold. Kasi naglalagay na sila ng boundary. Yun ang mga naka-experience na ng mga abusive na mga tao. Naka-experience ng mapanamantala ng mga tao. Naka-experience ng sinamantala yung kabutihan nila, yung kindness nila. Ang gusto kasi ng iba, dominance. Gusto nilang dominahin yung iba. Kahit energetically ngayon, gusto nilang dominahin yung iba. Gusto kasi nila ng power. Para bang ma-immature pa yan, siguro yung mga ganyan. Ano, observahin nyo, pag bata pa kayo, o nung bata pa kayo, parang, well, nasa environment kasi yan eh. Pero habang nag-grow pa, kung you're a wise person, maintindihan mo na mali pala yan. Yung parang pataas-taasan, kahit na lumaki ka pa sa ganyang environment na parang kung sino yung boss, kung sino yung pabus-busingan, ganun. Kung sino yung pataas-taasan, yung mayroon man dominates ka pa nila, ganun. Oh. Dati ganyan ako kasi ganyan dito. Hindi pwede magpa ano dito kasi pag mahina ka ay lalo ka nilang apakan, lalo ka nilang tapak-tapakan kasi madaming addict dito sa amin. Ganun ako dati, lalo't kung may negosyo ka, hindi ka pwedeng maging mahina.
Kasi tarantaduhin ka nila. See? Ganun katoxic ang mundong to. Ano ba yun na i-share ko sa inyo? So, pero totoo yan. It's based on reality. Totoo yan, guys. Yung sinasabi ko. Ano naman ang darating sa buhay mo? Justice in reverse. Kaya napapahaba yung reading ko minsan, guys, no? Dahil sa kwento ko. Kasi part kasi ng kung naniwala ka sa mission or purpose. Mga ganon. Parte na yan. Sama na yan sa akin na purpose to share those wisdom. Yeah, it's wisdom. It's based on reality. On what I have observed. Yeah, it's wisdom. And ano din siya? Hindi yan lesson eh. Wisdom yan. Knowledge din. No? May knowledge din. Kasi basta galing sa experience and observation. Basta totoo. Diyan ka kasi makagay ng wisdom eh. So yan. Basta totoo lang. Ito yung darating sa justice in reverse. Ano yan, justice in reverse na yan darating sa'yo? Maybe it's a person na hindi balance. Three of Cups. More clarification with this, Three of Cups. Ano yan siya? Kaaway. Injustice. Nagawa ng kaaway. Ano yan? Magagawan ka nila ng injustice? Yan ang darating sa'yo? Gagawan ka nila ng injustice sa inyo ng person mo? Meron silang magagawan ka daw nila ng injustice, unfair. Baka siraan ka nila sa person mo. So parang ano to? Advance na information kung ano yung gagawin ng kaaway mo against you and your person. Gusto nilang hadlangan itong mga kontrabida. Susi, para silang mga kontrabida. It's not a third party, it's enemy. Enemy to. Pwede yung enemy may third party. Pwede ding, pwedeng mga hidden enemies to. Sila na gusto nilang hadlangan, lakingan yung love life mo. Nang gagawa nila ng injustice, unfair, baka walang magawa sa buhay. Oh well, kung sugo ka or chosen one, kasi may sign dito, na parang sugo or chosen one, yung mga ganyan. Mga pinadala, mga ganyan dito sa lupa. Natural yan na may mga ganyan, na pag-initan ka ng mga ganyan. Ma-evil yan sila. Evil ba tong Three of Cups na to? Evil na mga tao yan. Ma-evil na mga tao yan, no? Oh. Kumbaga, permanente yan. Evil talaga yan sila. Parang from the core, inside and out, no? Evil yan sila. Pure evil. Saan na pupunta ang evil? Doon sa Lake of Fire. Bakit ko nasabi yan? Kasi evil na eh. Saan ba ba napupunta yung evil? Pure evil pa naman, oh. Maaaring gusto ka nilang i-challenge
or gusto lang nila na umipal sa buhay mo para feeling nila great sila, which is hindi naman totoo na great yan sila. Feeling lang, no? Feeling lang ba? Para mataas yung tingin nila sa sarili nila, kahit na hanggang chismis lang yung ginagawa nila, kahit na mga chismosa lang sila sa tabi-tabi, ganun. Kahit na kontrabida lang sila. Ikaw ang bida. Ganun ba? Kahit na parang mga ano lang yan, mga alikabok sa daanan, mga ganun ba? Para ang tingin naman nila sa sarili nila, may mata sila, nakamuta pa, di ba? ano naman ang message ng angels for you? Page of Cups and the Knight of Pentacles. Ayan na ng gagawin nila. Parang alarma yan, oh. Alarma. May gagawin silang injustice. So, magtatagumpay ba yan sila sa gagawin nila sa'yo? Against you? Tingnan na natin kung magagawa nila yan sa'yo. Ayan o. Paparating na ito yung injustice na gagawin nila sa love life mo, sa connection ninyo ng person mo na mayroong soul connection sa inyong dalawa. Kasi, magtatagumpay daw yan sila. Pero tagumpay din talaga ang kaluluwa nila na mapunta sa Lake of Fire. Oh. Dahil pure evil sila, kumaga stable, yun ang maintain na sila, eh, no? Fixed na. Yan na sila, na pure evil. Evil talaga sila. From the start till forever, evil. Ganun ba yun? Kasi Ace of Pentacles, hindi. Kumaga buong evil. Puro evil yan sila. Kumbaga, hindi naman till forever. Nasa kanila naman kung magbago yan, eh. Parang fixed na sila. Fixed na sila na evil. Ganun. Ganun yun yung utak nila. Napaka-evil. Maharm daw yung love life mo. Yung relationship mo. So, ano ba yung challenges lang yan sa'yo? Mga challenges lang yan. Just take it as challenges. Be relax and calm and watch. Puro mangyayari mo yan. Ano ba tong lover mo na to na gusto nilang hadlangan o pigilan? Nakatadhana ba yan sa'yo? Yan bang nakadistin sa'yo? Oh, yeah. Yan para nakatadhana sa'yo. Pero kahit na they will try to stop your person, baka gagawa nila ng ano yun, scheme yung person mo para hindi makapag-take ng action sa'yo. Tingnan natin. Gagawa nila ng scheme yung person mo para hindi makapag-take ng action, para hindi kayo magsama. Pero yan ang nakatadhana sa'yo. Magsasama at magsasama kayo. Sorry na lang sa kanila. Diba? Dahil, maliban sa mapunta sa impyerno ng kaluluwa nila, ng mga evil na ito, pag namatay sila, kunin na ni Satanas yung kaluluwa nila. Ako daw nakawa dyan. Gusto pa patagbong sa impyerno yung mga ganyang klase ng tao. Yung mga evil na yan, ay, nakawa ko dyan. Kasama ng galing yan. Mga super tapon yung mga yan. Para magkaroon ng justisya. Nawa dyan. Nawa ka pag nagbago. Pag naging mabait na tao, no? Pag nagbago. Pero kung hindi nagbabago at talagang salbahay, ito pa maawa dyan. Bagay talaga sa impyerno yung mga ganyan. Kung pinili na maging matuwid at maging mabait at huwag manalbahay sa kapwa nila at ang tumulong na sa kapwa nila, hindi maaawa ka, no? Mahabag ka naman na itapon sa impyerno kung magbago. Pero kung hindi, na kontrabida tayo,
At kamawa man. Ayun o. Ang connection ninyo ng person mo na yan, kahit na mayroong try na mong block yan o maghadlang, magsasucceed pa rin yan. O magtatagumpay pa rin yan. Relax nga lang daw eh. Mag-relax ka lang. O mapigilan nila. Maaaring mag-take ng action yung person mo, pero baka madlangan nila. Paano man yung paraan nila para, or scheme na gagawin nila para madlangan. Pero relax ka lang. Hindi man ngayon, susunod. May next time pa naman eh. Hindi man ngayong araw na to, sunod na araw, magawa ng person mo na makapag-take ng action sa'yo. Sunod na araw. O sunod naman. At least, kayo nakatadhana. Bakit ano yan, crush nila yung person mo? Hindi naman. Hindi naman nila crush. Wala lang. Gusto lang maypal. Ano to? Siya sabi ng angels na to. Tingnan natin. Meron daw nag advice. Advice ba yun? Guide. Meron daw nag-overthink na mag-offer siya ng cup of love. So, ito na yon na hadlangan nila. No? Injustice na naman. Scheme na naman yung gagawin nila. Para hindi matuloy yan na magsama kayo. Na bumuo na kayong pamilya. May balak naman na mag-reach out sa yung person na to. You know? Seryoso siya, actually. And ready na mag-commit na pang long term ang offer niya sa'yo na relationship. Nag-overthink siya. Isip siya ng isip sa'yo. Nag-overthink din siguro yun kung mag-offer ba sa'yo or hindi. Pero malakas yung loob niya with the color blue here. Na i-continue. No? Kahit mabagal. Pero kumbaga, kahit na parang pagapang na parang pa-crawl. No? Parang kasi mabagal. Pero i-push niya. Kumbaga, patuloy lang siya. No? Patuloy lang siya. Kahit na parang pahirapan. Kasi mayroong mga kumahadlang o mga gustong mag-block o wala lang, umipal. Mga ganyan. Ipal. Ano naman ang message or message ng fairies for you? Goodbye to the old. Hello to the new. You've finished one part of your life, and now a new and even better part is beginning. Mag-say goodbye ka na daw. Mag-bye-bye ka na sa old. At welcome na. Say hello sa new. Pero bagong buhay, bagong pag-asa. Magandang kinabukasan na, no? May natapos ka na daw na isang parte ng buhay mo. And ngayon, bago at mas better na parte ng na part ang magsisimula. Ayan. Ano naman ang feelings ng person na yan sa'yo na nakatadhana sa'yo? Feelings na sa'yo. Positive. Sasaktan. Tatlo lang naman to. Kaya kunin ko na. Very interested. Nangispa yan sa'yo. Nag-obserba. So, habang nag-obserba yan, sasaktan yan. Kasi merong death card dito. Parang dumadaan sa parang sasaktan emotionally ba, no? O nahirapan siya. Mag-deal situation siguro ngayon. Pero positive siya na i-pursue ka. Pero you know, may gagawin silang injustice ito mga kontrabida. Maring babae yan kasi kadalasan kontrabida, babae, no? Meron ding lalaki na kontrabida pero madalang pag lalaki. Madalasan babae yung mahiling gumawa ng mga schemes ng kontrabidahan. Ganyan ang totoong tao. Ganyan ang taong origin. Mga nandyan yung mga kontrabida na mahiling gumawa ng schemes sa kapwa nila. Pero pag mga galing sa lahat yung origin, hindi yan mahiling gumawa ng scheme na maging kontrabida sa love life at sa buhay ng iba. Walang pakialam yan. Matulungin pa yan. Pakain pa ng mga animals yan, ng mga
ano, at basta nasa tama lang. Pero pag kung may sense of right and wrong kasi yung mga ano eh, nanggaling sa langit, no? Kaya nga ayaw nila ng mga fake na mga tao na yun eh. Diba? Na-repeal sila sa mga energy ng mga sa mga taong fake. Sa mga taong kasi kadalasan na mga tao, mga fake eh. Ano? Fake. Ay. O talikod mo, chismis ka nila. Pero may inggit sa'yo. Pero naman sila nagchichismisan, pero sila kasi may inggit sa'yo. O. Pagka iba na may kausap nila, yung chismisan nila na pinagchismisan ka, ayun ano nga chismis nila kasi may inggit din sila dun. Diba? Yun ang realidad ng buhay ng tao. So, napakatuksik. Itong person mo na to, yung focus niya ay ang mag-take ng action sa'yo. Ang simula ng past na papunta sa'yo. Ang simula na mag-walk na sa past na papunta sa'yo. Mukhang balaki nga nila, hadlangan nila, mapigilan man nila, mapahinto yung person mo, pero tuloy-tuloy itong person mo kasi mayroong Knight of Pentacles eh. Yung kahit pagapang ba siya, tuloy-tuloy lang siya. No? Kahit na merong malaking bato na ilaglag sila sa daanan ng person mo. Mari lang. Na yun lang ang way na yun, papunta sa'yo. Akyatin ng person mo yan, kahit mahirapan pa, kahit na mahirapan, no? Until na magkarating yung person mo sa'yo. Kahit na maglagay pa sila ng mga tinik-tinik sa daanan ng person, patuloy lang, kahit maganda sugat-sugat na yung person, patuloy na yung person mo. Ka-walk sa past na yan. Hindi siya pessimistic, positive yung person mo. Kahit may mga challenges ang pandaanan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person na yun, nakatadaan na sa'yo? Kasi nga nakatadaan na kayo. Gusto niya magkaroon ng union sa inyo. Gusto niya mag-reconcile sa'yo. Gusto niya mabuo kayo. Gusto niya magkaroon ng balance sa inyong dalawa at maging partner ka. Ano naman ang next na mangyayari sa buhay mo? Oh. High Priestess, lalakas yung intuition mo. Mas lalo kang maging connected sa spirits o sa God, no? Or basta maging spiritual ka or mas lalo kang maging maka-Diyos. Ganyan. Mas lalo nga lalalim yung pagiging maka-Diyos or yung pagiging spiritual or kumbaga susundin mo na yung gut instinct mo. Kung dati hindi mo sinusunod yung gut instinct mo, ngayon susundin mo na yung gut instinct mo. Kasi yun ang nagsasabi ng totoo sa'yo. Yung gut instinct mo. Kasi merong mga panggulo talaga sa paligid. Yung mga nandidistract, no? So yung gut instinct ang nagsasabi ng totoo. So ito na lang guys for collective reading. Sa mga bagoan pa rito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notified kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading dito.